baya hawa, isaya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwartawa, mga viewer namin sa talakayang ito sa ating YouTube channel, Operian Tribe, Hebrew Remnant Israelite. So, ang topic natin ngayon, ito po, what is the origin of the birthday celebration? Ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng kaarawan? So, maraming mga tao talagang nagdiwang dito eh. Pero malaman ninyo kung ano talaga ang pinakaugat sa pagdiriwang ng birthday. Pero bago yan, tayo manalangin, Pastora, opening prayer. Our Abba Yahawa, kami po ay dumudulog sa iyong banal na presensya sa mga oras na ito. Hinihiling po namin ang iyong pagsama sa amin sa talakayang ito. Ikaw po ang siyang mauna sa amin. Luwalhatiin ka o aming Abba Yahawa Alahiyam, baha siyang masyayak Yahawa Shai, baha siyang raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay, simula na tayo. Basa. Ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng kaarawan? Bagamat maraming kultura ang bumuo ng mga pagdiriwang ng kaarawan ng hiwalay, ang mga Egyptian ang unang nagsimula ng party. Nang ang mga faraon ng Ehipto ay kinoronahang mga Diyos-Diyosan, sila ay isinilang. Ibig sabihin, ang unang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi ang pagsilang ng isang tao, kundi ang pagsilang ng isang Diyos-Diyosan. Ayan, kita niyo ha? Saan nagsimula ang birthday celebration? Sa Egypt. Ito'y pagsilang ng Diyos-Diyosan. Hindi sa tao. Kunwari, tumapat sa karawan mo. Pero ang totoo, ang pagdiriwang na yan ay doon nakatumbok sa Diyos-Diyosan. Yun po ang totoo. Pero mo ha, nag-birthday ka. Nag-blow out ka. Pero ang pinarangalan mo ay ang Diyos-Diyosan. Yan po ang katotohanan. So the moment that you are celebrating birthday party, you means you are worshiping and recognize the idolatry. So idolatrous pa rin ang labas sa'yo. Yun ang totoo. Okay, dagdagan pa natin. Basa. Sino ang unang nagdiwang ng kaarawan sa Biblia? Si Paraon. Nasa Biblia, ang first birthday recognized sa Genesis, makikita mo kung paano ipinagdiriwang ni Paraon ang kanyang kaarawan. Ito ay kilala bilang ang unang pagkakataon na kinikilala ang kaarawan. Humigit kumulang 3,400 plus taon ang nakalipas. 3,400 plus na mga taon ang nakalipas. Nasa 3,000 more. Ayan, BCE yan, BCE. Before Common Era. Sino ang pinakauna nagdiriwang ng karawan? Si Paraon. E ano ang kanilang isinilang? Diyos-Diyosan. Idolatry. Revolto. Ang Roman Catholic, yung idolatry nila, kinopya lang sa Egyptian. Ang originality ng idolatry ay sa Egypt, kinopya lang ng Roma. Tuloy pa natin. Basa. Ang Genesis chapter 14
Timothy, verse 20 to 22. Ang ikatlong araw ay kaarawan ng Paraon. At naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad na ang sinabi ni Jose sa dalawa. Kinulong tong dalawa, punong panadero at saka yung tagapangasiwa ng inumin. Pinakulong ni Paraon. Ito nakausap to ni Jose doon sa kulungan, yung si Jose ay nakulong pa. At sabi ni Jose, etong ang panadero ay ito po'y kamatayan ang hatol niya. Pero itong isa ay pakawalan. Magkaroon ng pardon itong tagapangasiwa ng inumin. Kailan nangyari ito sa birthday ni Paraon? Sabay na ang ribolto nila na Diyos-Diyosan ang kanilang giparangalan. At doon din may death penalty. Mamaya doon rin kay Herodes, nadali si John the Baptist, kaarawan din birthday. So hindi nga maganda ang birthday. Kasi pag mag-birthday-birthday ka, kapahamakan yan. At isang pag-recognize, paggalang at pagtanggap mo sa idolatry. O sino yan? Fallen angel. Mamaya, sabihin ko sa sinong fallen angel na yung idolatry na yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Pagano ba ang pagdiriwang ng karawan? Bueno, iminumungkahi ng kasaysayan na ang mga pagdiriwang ng karawan ay inorganisa ng mga pagano. Naniniwala sila na ang masasamang espiritu ay nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kaluluwa kapag ito ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Tulad noong ito ay tumanda ng isang taon. At ang mga pagdiriwang ay isang ritual upang itakwil ang mga espiritong ito. So, pagano po ang celebration ng birthday? At yung mga masasamang espiritu ay magkaroon ng pagkakatao na magkaroon ng kaluluwa. Biro mo, spirit, magkakaroon ng kaluluwa. Iba ang spirit, iba ang soul, kaluluwa. Ang kaluluwa, eternal. Ang spirit, espiritu lang. Parang diwa lang yan. Ngayon, yung birthday celebration, sila naniwala daw na ito isang ritual para daw itakwil o paitakwil ang mga espiritu. Ito. Pero sa totoo, ang espiritu na yan ay magkakaroon ng kaluluwa. Isang malaking kamalian. Ito yung tinatawag na entry point upang ang mga evil spirit magkaroon ng sariling kaluluwa. At ginamit ang kaarawan mo na itong mga fallen angel, itong idolatry na ito na sinasamba nilang goddess na fallen angel ay pinarangalan, sinasamba, pinupuri at pinapartihan. Nagpaparty kayo, nagsasaya kayo. Pero sino ang natutuwa? Fallen angel. Sino yan? Mamaya, sabihin ko sa inyo sino yung fallen angel na yan. Ah, ito. Taloy. Bakit tayo nagdiriwang ng kaarawan? Ang ideya ng pagdiriwang ng petsa ng iyong kapanganakan ay isang paganong tradisyon. Sa katunayan, maraming mga Kristiyano ang hindi
diwang ng mga kaarawan sa kasaysayan. Dahil sa link na iyon sa paganismo, inakala ng mga pagano na ang masasamang espiritu ay nagkukubli sa mga araw ng malalaking pagbabago, tulad ng araw na tumanda ka ng isang taon. Pagano po ang pagdiriwang ng karawan? At inakala ng mga pagano na ang masamang espiritu ay nagkukubli sa mga araw ng malaking pagbabago. Mabago ba ang evil spirit? Walang kapatawaran ang fallen angel pag magkasala. Hindi na yan mabago eh. Destination nila ay imperno. Pero ang akala kasi nila, baka itong mga fallen angel mapatawad at di na maimperno. Dinadaan lang sa birthday ng mga tao. Pero ma, instrumento ka pa sa fallen angel na parang mapatawad sila. Pagano? Pero maraming Kristiyano ang hindi nag-celebrate. Kami hindi kami Christian. Hindi rin kami Muslim. Mga Hebreo remnant kami. Ang aming pampalataya ay isang Hebreo. Hindi yan religion. Ang Hebreo, panampalataya yan ang mga Hebreo. Belief. Mula simula kay Abraham. Ngayon, ito. Sabi rito ha, maraming mga Kristiyano na Kristiyano ang hindi nagdiriwang ng mga kaarawan at kasaysayan dahil sa link, na link ito na iyon sa paganismo. Pero maraming Kristiyano, gusto ng birthday kasi kain-kain eh, happy-happy. Pero, aktwale yung happy-happy, baliktad yun, hapay-hapay. Hapay kayo lahat. Okay. Ito. Tuloy. Pagano ba ang mga birthday cake? Ang mga cake ay inialay para sa diyosa ng buwan ng sinaunang Greece, si Artemis. Ang mga nakasinding kandila ay kumakatawan sa liwanag ng buwan. Ang mga kandila ni Artemis ay itinuturing na unang mga kandila ng kaarawan. Ang mga kandila ng cake ay patuloy na ginamit sa iba pang sinaunang kultura ng pagano. Ah, ito na, yung magamit ng cake. Tapos may kandila, hipan mo, ipatayin mong kandila na yan. Pero ang kandila na yan, cake candle continue to be used in other ancient pagan culture. Bakit? Kasi si Artemis, the lit candle represented as a moonshine. Eto, si Artemis, ang mga nakasinding kandila ay kumakatawan sa liwanag ng buwan. Ang mga kandila ni Artemis ay itinuturing na unang makandila ng kaarawan. Si Artemis, sino to si Artemis? Ha? Gusto niyo malaman sino si Artemis? Ah, tuloy. Teka, sandali. Ayan. Ayan si Artemis. Ano yan? Fallen angel. Anong babae oh? Pero actually, ang anghel doon sa taas, sa langit pa sila, wala silang gender. Pero ang mukha nila, ang iba mukhang lalaki, mukhang babae, pero genderless sila. Pero pag bumaba sila sa lupa, ang tawag sa kanila, Gregory, wala na silang pakpak, normal na silang tao tingnan, masalubong mo, akala mo tao talaga yon, pero angel pala yon, Gregory, sila ay magkakaroon na sila ng gender.
Kung gusto nilang lalaki, magmukha silang lalaki. Kung gusto lang babae, magmukha silang babae. Ito si Artemis ay pinili niya gender na babae. Yun, oh, tina mo. Oh, ang ganda babae, oh, may pakpak pa. Pag bumaba sa lupa to, makapatong, matanggal na yung pakpak. Masalubong mo at magkasundo kayo ni Artemis, maging asawa mo siya at magkaanak siya. Mag-anak kasi, ikaw lalaking tao, ganakan mo to. Ang anak niya ay syukoy. Pero ang fallen angel naman na lalaki na naging Grigore, inaanakan niya ang babae, ang anak naman, ang itong babae naman ay ang anak ay maging Serena. Yung asawa. Yun ang nasa Book of Enoch, Serena. Ngayon, sinin mo ha? O, basa. Ano ang pagalong ugat ng mga kaarawan? Ang kasaysayan ng mga kaarawan ay dumating habang iniisip ng mga pagano na ang mga masasamang espiritu ay nagkukubli na may masasamang intensyon sa mga malalaking araw ng mga pagbabago. Tulad ng panahon na ikaw ay tumanda ng isang taon. Mayroon ding mga sinaunang pilosopiyang Griego na naniniwala na ang mga espiritu ay dumadalo sa isa sa kanilang mga kaarawan upang magbantay. Mm. Isang Gregong pilosopiya na pagkaarawan mo may dadalaw sa iyong espiritu, yung masamang espiritu, dadalawin ka. Kasi para naman sa kanila yun eh. Yung birthday na yon, ginamit mo lang kaarawan mo, ginamit mo lang yung pera mo sa paggastos, pero ang karangalan sa kanila, ang simula talaga dyan ay ipinanganak ang idolatry doon sa Egypt. At pangalawa, pagbitay ng mga nagkakasala laban kay Haring Paraon o kay King Peru. Death penalty. Yan ang totoong pangyayari. Ngayon, kung mag-birthday ka, maliban na pinangaralan mo si Artemis na fallen angel, dadalawin ka rin ng ibang masasamang espiritu. Dadalaw sa'yo. Okay lang ba sa inyo? Dalawin kayo ng masamang espiritu? At sinasamba nyo, pinupori si Artemis na fallen angel? At girecognize ninyo ang mga idolatry? Eh kayong mga buong naging Christian, di ba ayaw nyo idolatry? Hindi nyo alam na mag-birthday kayo, nag-recognize kayo ng idolatry? Pagsilang, kaarawan ng idolatry yan. Birthday ng idolatry. At pinasa sa mga birthday kaarawan ng mga tao. Biro mo, ganun ang ugat eh. Nakakatakot, di ba? Tuloy pa natin. Tuloy. Ipinahihiwatig ba ng Job chapter 1 verse 4 na ipinagdiwang ng mga anak ni Job ang kanilang mga kaarawan? Job chapter 1 verse 4 to 5. At ang kanilang mga anak ay lumaon at nagdiwang sa kanilang mga bahay. Bawat isa sa kanilang kaarawan at nagsugo at tinawag ang kanilang tatlong kapatid na babae upang kumain at uminom na kasama nila. At nangyari, nang ang mga araw ng kanilang kapistahan ay lumipas, na si Job ay nagsugo at pinabanal sila. At bumangon ng maaga sa kinaumagahan, at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi niya kay Hope, ito ay baka ang
aking mga anak ay magkasala at sumpain ang alahayang sa kanilang mga puso. Iyan ang patuloy na ginawa ni Job. Si Job nga na konsensya eh. Mga anak niya nag-celebrate ng birthday. Nakonsensya si Job. That's why naghandog si Job para sa kapatawaran ng kanyang mga anak. Pinabanal niya, naghandog siya. Na patawarin niyo ang aking mga anak. Huwag mo siyang sumpain o alayam. Kasi alam niyo na ito, nagduda siya na hindi maganda yung birthday. Eh ito namang anak niya, nag-birthday ng karawan, iinyayahan yung tatlong kapatid, happy sila, inom, kain. Eh ano ba ang conclusion dyan? Di ba anak ni Job lahat patay? Patay lahat ang anak ni Job. Yan. Sa pisika lang yon. Pero dito sa lupa, hindi ko kayo tinatakot na baka mamatay kayo. Ang akin lang, kung mag-birthday celebrate kayo, magparty-party kayo sa celebration ng birthday mo, girecognize nyo ang pagsimula ng idolatry. That is the beginning of idolatry in Egypt. At girecognize nyo ang mga evil spirit. At isa pa, pinori ninyo, sinamba ninyo, pinarangalan ninyo ang isang fallen angel na si Artemis. Eh, gusto nyo yan? Bahala kayo. ito pa, tuloy. Hindi katakataka kung gayon. Ang mga sinaunang Hudyo ay hindi nagdiwang ng mga kaarawan. Dahil itinuturing nilang isang paganong kaugalian ang pagdiriwang ng kapanganakan ng sinuman. Yung mga original na Hebrew, ha, na mga Hudyo, hindi talaga nag-celebrate ng birthday, yung mga una. Pero itong mga iba, mga bago, natangay sa mga pagano eh. Natangay sa ibang mga simbahan. Mag-celebrate tayo kasi masaya eh. Kain-kain, inom-inom, ang saya-saya. Walang iniisip kasiyahan, pero hindi nila alam, yung kasiyahan na yan ay lalong naging masaya si Artemis na fallen angel. At gi-celebrate nyo ang karawan ng idolatry. The first born of idolatry in Egypt, tinapat sa karawan ni King Peru. At sa sunod niyang karawan, ay pinatay niya ang isang punong panadero. Ano pa iba? Basa. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan? Walang utos sa banal na kasulatan na nagsasabi sa atin na dapat nating ipagdiwang ang mga kaarawan. Si Yahawashay Hamashayak mismo ay nagkaroon ng kapanganakan. Si Mashayak Yahawashay, yun ang totoong pangalan, ha, hindi Jesus Christ. Jesus Christ kasi mabasa yan sa mga Bible na galing sa Vatican, yung doctorated. Pero kung doon ka sa original Bible, Hebrew, ay Mashayak Yahawashay. May kapanganakan siya, pero hindi siya nag-otos na i-celebrate niya ang kanyang karawan. Hindi siya nag-otos. Walang scripture. Anong scripture? Hindi sa kapanganakan niya, kundi sa kanyang kamatayan ang celebration. Ate, sige, tingnan natin, ha? Basa. Ano ang sinasabi ni Yahawashay tungkol sa karawan? Walang lugar sa alinmang tipan ang nagsasabi sa atin na parangalan ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng pagdiriwang ng karawan para sa kanya bawat taon. Nakakapagtaka. Si Yahawashay mismo ang nagsasabi sa atin
na alalahanin hindi ang kanyang kapanganakan, kundi ang kanyang kamatayan. Oh, yan ha. Mabasa sa Lucas chapter 22 verse 14 to 20 and 1 Corinthians 11:23 to 26. Basahin natin 'to isa-isa. Ah. Basa. Lucas chapter 22 verse 14 to 20. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Yahawa Shai sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng alahayang. Dumampot siya ng isang kupa at matapos magpasalamat sa alahayang, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Tuloy. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng alahayang. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa alahayang, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng alahayang na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Anong sinabi ni Masayak Yawasay? Original na pangalan to, honey, ha? Hindi Jesus Christ, ha? Kasi ang Jesus Christ, fallen angel yan. Anong sabi ni Masayak Yawasay? Gawin ninyo ito bilang palaala sa akin. Anong gagawin? Yung celebration ng kanyang kamatayan. Yung the last supper, huling hapunan, ay sinabi niya ito, itong tinapay, simbolo na aking katawan, itong kupa, itong katas ng oba, simbolo ng aking dugo. Pinagtibay ng aking dugo, ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Dahil dito tayo nagkaroon ng kaligtasan, kapatawaran, para tayo maging inosente sa kasalanan dahil sa dugo ni Masayak Yawasay. Ituloy pa natin. Sa Korinto. Unang mga taga Korinto, chapter 11, verse 23 to 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Adonai. At ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Adonai Yawasay ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng alahayam na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Adonai hanggang sa kanyang muling pagparito. Di ba? Anong utos ni Masayak Yawasay? Kailangan alalahanin, ipagdiriwang ang kanyang kamatayan. That's why mayroon tayong tinatawag na Santa Cena. Banal na hapunan.
Pero ang iba naman, nagbanal hapunan, umaga naman ginawa. Mayroon bang hapunan na umaga? I-almusal yan. O banal na tanghalian, o. Tanghali. Ginawa, o. Banal na tanghalian. Gabi talaga. Gabi, gagawin. Hindi sa umaga, hindi sa tanghali. Gabi. Kasi banal na hapunan nga eh. Sabi niya rito, gawin ninyo ito bilang palaala sa akin. Ito yung, etong sa Corinthian, kinot na to ni Apostle Paul. Itong sa Lucas, mismo si Yahawa siya ay nagsabi doon, na sinulat ni Apostle Lucas. Ito, sinabi ni Paul, na ito ang katuruang tinanggap ko sa Adonai at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipinagkanulo. Sino nagkanulo? Si Judas. Ang Adonai Yahawashai ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso. Yun. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kasi ito yung promise kasi niya ni Adan. Nasabi ni Adan, Aba Yahawa, di ba kami mapatawad sa aming kasalanan? Makabalik ba kami sa Garden of Eden? Nasa Book of Adam and Eve yun, mabasa. Oh, hindi tayo nagkukot ng ano, mababasa, may scripture to. Ang sabi ni Aba Yahawa, makabalik kayo sa Garden of Eden, sa Kingdom of Heaven, doon na sa Third Heaven, hindi na dyan. Eh dito sa Pilipinas, na offer, na Elda pangalan. Hindi, sa Third Heaven na yon. Makabalik kayo sa Kingdom of, makarating kayo, makapunta kayo sa Kingdom of Heaven, sa Garden of Eden, kapag ako'y magkatawang tao, sabi ni Yahweh yan ha, at mag-shed ng blood sa Golgotha, binanggit pa ang salitang Golgotha. Yun rin na-mention sa Book of Matthew. Para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Sino ba ito si Masyayak Yahawashay? Siya po si Aba Yahawa Alahayam nga nagkatawang tao. At bilang tao na, ang role niya sa sinasabi niya, hindi yung sinabi niya, o ama, malalang sa ama, ibig sabihin, iba na siya. Bilang role, na bilang anak, hindi ibig sabihin na hindi na siya, kasi tumatawag na nalangin siya, tapos yung gibautismohan siya, may tumunog sa langit. Huwag mong parihasin, huwag mong ipareho sa culture ng tao, na hindi pwedeng maging dalawa, alahayam nga siya, na yung nagsalita sa baba, yung gibautismohan sa baba ni Juan Bautista, at saka nagsalita sa taas, huwag mo sabihin na, bakit dalawa yan? Iba sa, alahayam nga siya eh. Walang, nasa awit niya, walang mahirap sa alahayam. Walang mahirap sa alahayam. O, walang mahirap. Alahayam nga eh. Makapangyarihan. Sa Bisaya pa, makagagahom. Eh tayo, hindi naman tayo makagagahom eh. Hindi natin kaya. So, yun siya. Sabi niya, magkatawang tao siya. Yung nagkatawang tao siya, na ang kanyang katawan, inaalay ang dugo niya para sa kapatawaran, gawin natin ang kanyang sinasabi, hindi sa birthday niya. Ang birthday niya, September 11. Pero, Feast of the Trumpet. Ang ating i-celebrate doon, Feast of the Trumpet at saka New Year. Hindi natin nakapokus sa kanyang karawan kasi ayaw nang i-celebrate ang karawan kasi paganismo ang pinagmulan. Ang celebration sa September 11, Feast of the Trumpet at saka New Year. Dito naman sa Nisan o Abib, ito yung kamatayan niya. Dito ang celebration, New Year din. At sabay, nakaalis ang mga Hebrew Israelite sa Egypt. Papunta sa Promised Land, sa Kanaan. Yun ang celebration natin din. So, sabi dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at ito at
na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kanyang ang kamatayan ng Adonai hanggang sa kanyang muling pagparito. Babalik po siya. Maraming mga Christian, babalik si Jesus Christ. Walang Jesus Christ babalik. Ang babalik, Mashiach Yahawashay. Yan ang totoong pangalan. Gis nyo? Bahala kayo kung loyal kayo sa 66 book. Tapos nagbasa kayo na number 6 kayo. Tapos nagbasa kayo ng 66. Hindi nyo alam, kayo ay 666. Tapos, in reality, takot kayo sa 666. Kayo na mismo ang 666 eh. Then number 6 ang tao, nagbasa ka ng Bible 66. Sa amin, 120 ang book namin na Bible. Hindi kami 166. That's why may book of Enoch kami, may book of Jubilee, may book of Jasher, may book of Maccabee. Yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Matthew chapter 14, verse 6 to 11. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias sa harap ng mga panauhi. Tuwang-tuwa si Herodes, kaya't sumumpa siya na ibibigay sa dalaga ang anumang hilingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay mo sa akin ngayon ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa pangako niyang narinig ng mga panaunin, inutusan niyang ibigay ang ulo ni Juan sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang plato at ibinigay sa dalaga. Dinala ito ng dalaga sa kanyang ina. Oh, dahil sa birthday ni Herodes, ha? Nadali ang buhay ni Juan Bautista. Nadali. Tuwang-tuwa si ano? Si Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias. Tuwang-tuwa. At nangako na anumang hingin mo, ibibigay. Ito namang nanay, galit kay Juan Bautista yon. Dahil nasermonan kasi. Kasi ito si Herodias, mayroong kabit. Binabanggit ni Juan Bautista na hindi pwede na magkaroon ng kabit. Kailangan asawa. Kasi ang Hebrew Israelite, kahit ilan babae pa sa kasal, pinakasalan mo, hindi na yan kabit. Si Solomon, ilang asawa? 300 ang mga katulong, pinakasalan. 700 ang mga prinsesa, pinakasalan. 1,000 lahat. Asawa niya, as long as na nagkaroon ng marriage ceremony, kasal kayo, hindi yan kabit. Ang Christian kasi, sabi ng Christian, sabi ni Paul doon sa ano eh, kasi apostol, si Pablo kasi apostol sa mga hintil. Sabi niya, the bishop must be one wife. Sa mga hintil yon. Pero sa Hebrew, hindi. Mga kaibigan ko, Hebrew Israelite sa Amerika, taglimang asawa. Di-encourage mga ako eh. Kasi hanggat kasal kayo ng babae na nagustuhan mo at nagustuhan ka rin sa babae, puro kasal, hindi yan kabit. Pero si Herodias na nasermonan ni Juan Bautista na si Felipe na naging kabit niya, ay nagalit si Herodias, galit na galit siya kay Juan Bautista. Eh ngayon, nakakataon naman ang anak ni sumayaw, natutuwa si Herodes, hingiin mo. Anong gustong hingiin mo, ibibigay ko. Kahit kalati pa ng aking karian. Biro mo ha. Pero sabi ni Herodias, hingiin mo ang ulo ni Juan. Ilagay sa pinggan. Nalungkot niya ang hari. Ala na. Puto, liig. Si Juan Bautista. Pinunggot ang liig. Dahil lang sa birthday ni
Herodes. Ganon rin sa, kay ano? Kay sa Egypt, ni King Pero. Ni Haring Paraon, patay ang pinuno ng panadiro. Nagkaroon ng death penalty. Nakakatakot ang birthday. At lalong nakakatakot, parang wino-worship mo na, girecognize mo na, pinupuri mo na si Artemis na isang fallen angel. May pana yan siya eh. May hayop na daladala niya. Yan po katotohanan. At ang mga evil spirit lalapit sa iyo at magkaroon sila ng kaluluwa dahil sa birthday mo. Okay ba sa'yo? Dahil sa birthday mo, nag-celebrate ka, ang mga evil spirit magkaroon ng kaluluwa. At di-celebrate mo ang birthday ng unang paglikha ng idolatry na ginawa ng kamay ng tao na may tainga, di makarinig, may mata na hindi makakita, may paan, di makalakad. Sa Egypt, nagsimula yan. Karawan ni Herod, ni Paraon. Yun ang totoong story. That's why ang birthday celebration, isang pagano at isang karumal-dumal. Pero parang wala lang, no? Parang saya-saya kasi. No? Dami kong pera, pwede mag-blow out yung birthday natin. Masaya nga, pero hindi mo alam, alamin mong ugat sa history. Dahil hindi mo alam, si Satanas ng pala na fallen angel ang pinupuri mo. Pati revolto, idolatry. Wala kang revolto, pero pag mag-celebrate ka ng birthday, you are recognizing the birth of the idolatry. Yan. Tuloy. Tingnan mo ang mga simbahan nga hindi nag-celebrate ng birthday. Eto ha. Reason for not celebrating birthday. Jehovah Witness. Various Christian denomination. Islam. At saka Orthodox Judaism, yung mga Hebrew. Yung mga Hebrew, mga Islam, ang ibang mga denomination na Christian at saka Jehovah Witness, hindi yan nag-celebrate ng birthday celebration. Dahil alam nila ang history na yan. Ngayon, alam na ninyo, nakarinig kayo sa turo na ito, pero tuloy-tuloy pa rin ginawa ninyo, bahala kayo. Bahala kayo. Wala na kaming pananagutan sa inyo. Tuloy, isa pa. Ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng karawan? Nang ang mga paraon ng Ehipto ay kinurunahang mga Diyos-Diyosan, sila ay isinilang. Ibig sabihin, ang unang pagdiriwang ng karawan ay hindi ang pagsilang ng isang tao, kundi ang pagsilang ng isang Diyos-Diyosan. Yan, ito yung conclusion natin. Pagsilang talaga yan ay isang Diyos-Diyosan. Yan talaga, nakakatakot. Recognizing the idolatry. Hindi naman sa pagsilang ng isang tao yan eh. Ang totoo, pagdiriwang yan ng karawan at hindi sa pagsilang ng tao, kundi sa pagsilang ng isang Diyos-Diyosan. Okay lang ba sa'yo na mag-celebrate ka? Pero ang totoo dyan, pagsilang ng Diyos-Diyosan yan, ang pinupuri mo, ang girecognize mo. Ito pa, yung sa cake. Sa cake, basa. Ang mga cake ay iniaalay para sa Diyosa ng buwan ng sinaunang Greece, si Artemis. Ang mga nakasinding kandila ay kumakatawan sa liwanag ng buwan. Ang mga kandila ni Artemis ay itinuturing na unang mga kandila ng kaarawan. Ang mga kandila ng cake ay patuloy na ginamit sa iba pang sinaunang kultura ng pagano. Yan, sinaunang kultura ng mga pagano. Yung cake mo na may kandila, hipan mo, tuwang-tuwa si Artemis na fallen angel. Tuwang-tuwa dyan. Yung isang diyosa ng buwan. Diyosa ng buwan yan, si Artemis. At si Diana. Si Diana, si Artemis, ay isa lang.
Diana, yung Diyosa ng langit, nakasama si Siyos. Eh, sino yan si Siyos? Siya si Jesus. Si Jesus. Fallen angel. Tapos si Kristo, sino yan? Si Serapis Christos, fallen angel. Wala talaga na. Nakakalungkot nga dahil dito na kasi kayo naniniwala sa ito kasing Bible ang nalalaman ko kasi ito 66 book. Hindi na daw ito pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Nako, kinakahon lang kayo. Alamin nyo ilan ba talaga ang aklat ng Bible? Lahat. 777 books. Ginawang apokripa ang 711. 66 lang ang pinalabas. 711 nakatago aklat. Nakatagong aklat means apokripa. Apokripal books. Apokripal ibig sabihin nakatagong aklat. Yan. Yan na totoo. So nakakalungkot. Ngayon alam na ninyo. Di tayo mag-greeting-greeting. May nag-greeting sa aking karawan. Happy birthday, Bishop. Eh, pagano yan eh. Si Bag, nag-greeting. Sabi ko, pagano yan? Hindi ko nag-greeting-greeting ng ano. So yan. Kasi, you are recognizing idolatry. Karawan ng idolatry. At you are recognizing the worshiping Artemis. Na fallen angel. At you are recognizing the evil spirit na magkaroon ng kaluluwa. Biro mo kadami. Ato. Ending na to. O sige, huling panalita, Pasora. So, sa totoo lang po, ay totoong napakahirap baguhin ng kaugaliang ito. Itong mga bagay na nakaugalian na po natin gawin. Lalong-lalo na may kinalaman sa pagdiriwang ng ating kaarawan o tinatawag na birthday. So, totoo pong napakahirap iwasan ito, lalo na nakasanayan na nating maghanda tuwing dumarating ang mga ganitong okasyon. Subalit bilang mga remnant Hebrew-Israelite, kailangan po nating manindigan sa katotohanan. Magtiis tayo sa anumang persecution na pwede nating maranasan kapag sinimula nating itigil na ang pagdiriwang na ito o ang pagdiriwang na ito ng okasyon na ito. So, sabi nga po sa John 8:32, kapag inyong nalaman ang katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. So, the truth will set us free. Yun lang po. Manalangin tayo, Pastor. Ay po yung manalangin. Maraming salamat po aming Aba Yahawa sa pagsama mo sa amin sa gawain ito. Ikaw po ang siyang maparangalan sa lahat ng aming ginagawa. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at kakayahan na manindigan sa tama at gawin kung ano ang naayon sa iyong kalooban. Kalhalal Aba Yahawa Alayam, Bahasyam Mashayak Yahawashay, Bahasyam Raw Kakadas, Yama. Mga masugid naming tagapanood sa YouTube channel nito, Operian Tribe Hebrew-Israelite Remnant. So, sa topic na ito, mag-comment po kayo. Thank you for your watching. Mag-comment kayo. Huwag kayong matakot mag-comment. Sabihin nyo lahat ang nasa puso inyo. Di kami magagalit. Sagutin lang namin ng maayos din. So, at pagkatapos, kung hindi pa kayo nag-subscribe, i-subscribe niyo. So, thank you so much. Biblish and Shalom. Aba Yahawa, Ishaya Awasay, ang may likha ng aping buhay. Aba Yahawa.